So, what's up mga kapartner? So, isang magandang umaga na naman po sa inyong lahat. At syempre, tuturuan ko kayo kung paano i-revive ang inyong mga orchids o phalaenopsis plants sa inyong mga bahay. Pero bago yan, shoutout muna natin yung mga laging nanonood sa channel natin. Shoutout to you! And to you! And to you! Hindi ko na kayo patatagalin pa. Let's watch this! So, ayun mga kapartner. Welcome back to my channel. And this video is gagawin natin paano i-revive yung mga dead plants tulad nitong orchids na to. So, pagpasensya nyo na, hindi ako ganun makita kasi hindi ko dala yung stand ko. Yan. So, itong orchids na to is malapit na siyang mamatay. Kung makikita nyo, rooted roots na siya. Tapos, yung mga petals niya is totally dry na siya. So, ngayon, paano ba natin bubuhayin? So first, tatanggalin muna natin yung mga rooted roots. Ayan, syempre. Kasi yung mga rooted roots is, alam naman natin, di ba? Umaagaw yan ng sustansya ng ibang mga buhay na ugat. So una, tanggalin muna natin yung mga patay na ugat para masapat or mas gusto yung makuha nilang sustansya para doon sa mga buhay pa na ugat. So, ayan. So, tapos putulin lang din natin yung mga naninilaw-nilaw na ugat or stem niya para hindi siya magtuloy-tuloy, kumbaga. Ayan. Pinatananggal lang natin yung mga... Tapos, kapag ka... ayun, meron pa dito. Pagka tutubigan nyo na siya, di ba? Eh, kung nakikita nyo, all brown na siya, pero yung gilid, yung dito, all brown na siya. Tapos yung loob niya, meron ding mga green-green. So, yun yung pag-asa natin, yung green-green na ugat para mabuhay pa siya. Kasi mapapansin nyo, okay pa naman yung dahon niya. So, hindi pa siya ganong patay kasi nakatayo pa siya eh. Hindi pa siya totally dry. Kapag yung dahon is yung nakaganon na, yan, totally dry na siya. So ngayon, nagamit tayo nitong parang, ang tawag dito? Ano ba tawag dito? Pandilig yan. Gamit tayo dito kasi hindi natin siya pwedeng idirekta dito sa may gripo. Bakit? Kasi itong gripo is may pressure siya. So, kapag binuksan natin siya, tapos sinalok natin dito, hindi siya magugustuhan ng ugat ng orchid, so may tendency na mas lalo siyang mamatay. Kasi yung orchids kasi, masailan yan, minsan mga nagtatampo yung orchids. Ganyan. So, gagamit tayo nito, gaganyanin lang natin. Ganyan. So, kailangan guys, flowing water siya ha, tumutulok doon sa ilalim. Bakit? Yan. Yun ang magandang tanong, no? Bakit? Kasi, tapos ititilt nyo siya ng ganyan, tatagilid nyo para wala siyang matirang tubig. Kasi, kapag ka may natirang tubig dun sa loob or na stagnant water siya na tinatawag, magkukos din siya ng pagkabulok ng ugat. So, ito, kung napapansin nyo, bulok yung ugat niya. So, it's either na istakan siya ng tubig or hindi siya nadaligan. So, kapag ka kulay green na yung ugat niya, yung hindi yung patay ha, baka mamaya yung bulok yung ano. Pagka yung buhay na ugat is kulay green na, yan, pwede nyo siyang huwag tubigan. Tutubigan nyo lang siya kapag ka kulay puti na yung ugat niya. Tapos tubig lang. Yan. Kailangan ititilt nyo para flowing water siya dito, hindi siya naiistakan ng tubig. So, ayan. Meron na tayong isa.
ating pangalawa. Tingnan nyo. So, ayan na. Ayan yung sinasabi ko. Yung ugat niya is puting-puti na siya. So, ibig sabihin, dry na siya. So, kailangan na siya ang tubigan. Ayan. So, ang orchids kasi, hindi mo siya kailangan weekly or everyday mong tutubigan. Basta yung ugat is namuti, dun mo lang siya pwedeng tubigan. Kasi kapag ka-araw-araw mo siyang tinutubigan, mamamatay din yung orchids. Maano siya, ma-overwater. So, kailangan once na namuti lang yung ugat niya. Napakasimple lang mag-alaga ng orchids, guys. Napakadali, hindi tulad ng ibang bulaklak na araw-araw niyong didiligan or kailangan yung araw-araw niyong tutubigan. No, hindi. Ang orchids, once na namuti lang yung ugat niya, dun nyo lang siya pwedeng diligan kasi pag nasobra naman sa tubig, mamamatay siya. Mamatay siya pag nagsobrahan sa dilig. So, saan ba nabubuhay ang orchids, no? Isang magandang tanong din yan. So, ang orchids po is warm places lang siya. Yan. Usually, nilalagay ito is near sa mga windows nila. Hindi siya direktang sikat ng init ng araw. Pero, di ba pag nasa window siya, mainit yung bintana. So, ang tendency, na-absorb niya din yung init nung araw, pero hindi yung direct sunlight. Yung parang temperature lang na mainit. Kasi tropical lang orchids, so kailangan niya talaga isa warm place lang. Pero merong ding orchids na sa malamig siya nabubuhay. Pero itong ating orchids na to is sa warm siya. So kailangan pag nag-alaga kayo nito, warm places lang, warm places siya, or ilagay niyo siya sa, yun nga, malapit sa bintana, ganyan, para hindi siya agad-agad mamatay. So yan, kulay purple naman. Yung isa kasi is white with red lips, ito, dark purple. Yan. Tatanggalin lang din natin yung mga rooting leaves kasi nga kapag rooting leaves na siya, dapat talaga tinatanggal kasi nakikita niyo yung extension dito, yung parang ito, nakikita niyo yan. Kapag yung rooting leaves hindi niyo tinanggal, tas nandiyan pa rin, ang tendency is hindi siya mauusbungan or tutubuan ng bago. So kailangan mo siyang tanggalin, then after mga a month siguro, tutubuan na siya dito ng bago. Yan. Kaya dapat pag may mga bulok, tinatanggal na talaga. Kasi hindi yon maganda. So yan. So mapansin nyo, halos yung orchids natin is wala nang iba, yung iba is wala nang bulaklak. So wag po kayong magdaramdam or maiinis kung ang inyong orchid is wala nang bulaklak. It's normal lang po yun. Huwag nyo pong itatapon or huwag nyo pong mamatay siya lalo or pag nawala na ng bulaklak is itatapon nyo, which is mali po yun. Normal lang po yun kasi ang orchids po is dumarating talaga yung blooming stage niya. Pag blooming stage niya, lahat yan usually hanggang dito magkakaroon. Tapos after ng blooming stage niya is kusa na siyang malalagas, makakalbo na siya, unti-unti na siyang mawawala ng bulaklak. Pero hindi po nangatwiran na patay na siya. Basta po may ugat pa siya na maganda, ugat niya kulay green, yung dahon niya is maganda pa, nakastand pa na ganyan, huwag niyo itapon. Alagaan niyo lang po kasi magbo-bloom ulit yan. Magmumulaklak ulit yan. Ang orchids ko ay tumatagal ng 25 years. Yan. 25 years po ang tinatagal ng orchids, conforme po yan sa pag-aalaga nyo. Tapos, ang mga bulaklak naman po nila is tumatagal yan ng mga 4 to 6 months bago sila magtaglagas. Ganyan po ang orchids. So, yan.
Pag natubigan, titilt lang natin ng ganyan lang para mawala yung tubig niya. Kasi sabi ko nga kanina, pag may tubig, nagkakaroon siya ng nai-stuckan siya sa loob, so nagka-cause din siya ng pagkabulok ng ugat. So mas madaling madedehydrate yung orchids at mas madali siya mamatay. Ayun mga kapakner, no? Isang maraming salamat ng baga sa inyong lahat. At kung nagustuhan nyo ang simple tutorial tips ko paano i-revive ang mga bulaklak nyo or orchids nyo na mamamatay na, is subscribe lang kayo dito sa aking channel para mas marami pa tayo mapag-usapan regarding sa mga bulaklak nyo. Ayan, disclaimer lang, hindi po ako sobrang eksperto sa bulaklak. Ito po ay base lang sa aking experience at nalalaman din sa tulong ng pag-search sa ibang mga channel o ibang mga page. Kaya sinishare ko lang po. Ayan. Maraming salamat po, and once again, mga partner, don't forget to subscribe. Hit the bell button para updated ka sa mga orchids usapan tips na meron ako. So hanggang dito na lang, and goodbye.